sa ulo ng mga nagbabagang balita. Baguio City, nadeklara ng diarrhea outbreak, ebidensya ng bacterial contamination, nakita sa inisyal na resulta ng water testing. Sunog sumiklab sa Pandacan, Manila, mahigit 300 pamilya nawalan ng tirahan. Ang mga state university colleges at local university colleges ay hindi natatanggap ng senior ngayong taon. Kinumpirma na ng PhilHealth ang dagdag singil sa monthly contribution ng kanilang mga miyembro ngayong taon. Magandang hapon, Pilipinas. Umpisa natin ang balita sa water resources. Sinusuri dahil sa 45 katao ang sinugod sa ospital. Dahil sa gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Yan ang tinutukan ni Rico de la Cruz. Nasa 45 katao ang sinugod sa ospital dahil sa gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Ito ang kinumpirma ni City Mayor Benjamin Magalong sa panayam sa telebisyon nitong Huwebes at sinabi ng mga nasabing pasyente ay kabilang lamang sa tumaas na bilang ng kaso ng sakit sa lungsod. Karamihan, aniya sa mga tinamaan ng sakit ay itinakbo sa Baguio General Hospital at Medical Center. Sa ngayon, nasa 2,119 na ang naitalang kaso ng tinamaan ng sakit. Lumaganap na aniya ang sakit sa lungsod at tiniyak na nakatutok pa rin sila sa pediatric patients dahil kabilang ang mga ito sa vulnerable group. Paglilinaw ni Magalong, libre ang inaalok nilang medical assistant para sa lahat ng apektado ng sakit. Kaugnay nito, inutos niya na pagsusuri sa mga water sources at sa business establishment upang matiyak na hindi na kumalat pa ang sakit. Rico de la Cruz, nag-uulat. Nawala ng tirahan sa sunog ang nasa higit 300 pamilya sa Pandacan, Manila. Huwebes na umaga, ilan sa mga nasunugan ay walang naisablang mga kanin. At ayan po ang pinutukan ni Yatsel Dionisio. Napaiyak sa isang sulok ang isang ginang matapos lamunin na malaking apoy ang kanilang tinitirang bahay sa Dapo Street, Barangay 850, Pandacan, Manila, noong Huwebes ng umaga. Kwento ng ginang, nasa ikatlong palapag siya ng kanyang tinitirang bahay at hindi niya namamalayan na kumakalat na pala sa kanilang tirahan ang apoy. Ang iba ay wala nang magawa kundi ang magdasal na lang. Jansel Junicio, nag-uulat. Great taste white caramel lang ang may sweet linamnam. Yung itutuyang kasasarap ng tamang timpla. Pinagsamang sarap ng real coffee at cream caramel. Sweet linamnam, sweet linamnam, sweet linamnam. Great taste white caramel lang ang may sweet linamnam. Take a break at sweet linamnamin ang bawat new sanin. Great taste white caramel. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mula po ngayon taon ay hindi natatanggap ang mga state, university college at local university college sa mga bagong senior high school student. Ayon sa Commission on Higher Education or CHED, ay 2021, dapat pa ito ginawa na extend ang dahil sa pandemya. Yan ang tinutukan ni James Altea. Datos ng DepEd, halos 18,000 estudyante na ang nakasalukuyang naka-enroll sa mga SUC o State University College at LUC o Local University College. Pero simula sa taong ito, pinapatigil na ng Commission on Higher Education or CHED ang pagtatanggap ng mga senior high school program sa mga SUC at LUC. Taong 2019 naman nang magsimula ang mga alok na no senior high school program ang mga SUC at LUC. Dahil sa
dagdag 2 taon sa high school. Kinailangan ng mas maraming classroom at mga guro para sa senior high school. Sigante na sinalo ng mga kolehiyo sa nilayo sa bahag ng nakarating. Dahil mga walang bagong pasok ang presyo, naliliwanag naman ng CHED ay ang pinapatigil nila ay ang pagtatanggap ng bagong senior high student, pero ang mga nakasalukuyang grade 11 ay papatapusin nila hanggang grade 12. James Andrew Aldea, Nag-uulat. Kinumpirma ng PhilHealth ang dagdag sigil sa monthly contribution ng kanilang mga miyembro, pantustos sa mga iba't ibang programa, gaya ng pagtaas ng halaga ng sasagutin sa mga karaniwang sakit. At ayan ang tinutukan, Mark Bendoza. Sa mahal ng mga bilihin at sa dami ng mga bayarin, ramdam ang anumang paggalaw sa mga presyo. Kaya ang ilan nating mga kababayan ay umarise sa inanunsyong pagtaas ng monthly contribution ng PhilHealth. Mula sa 4%, tinaas ng PhilHealth sa 5% ang monthly premium, kaya ang mga direct contributors tulad ng mga empleyado, self-employee ay 500 ng monthly contribution. Nang mga kumikita ng 10,000 pesos kada buwan mula sa dating 4,000, 5,000 naman mula sa kumikita ng 100,000 na dating 3,600. Sagot ng employer ang kalahati niyan. Kaya kung 10,000 ang sweldo, may kaltas na 250, habang ang 100,000 naman ay kakaltasan ng 2,500. Kung wala namang kakayang magbayad katulad ng indigent senior citizen na wala namang trabaho at PWD, ay sagot ng gobyerno ang monthly premium. 17 billion pesos ang maliligaw na dagdag pondo ng PhilHealth mula sa pagtaas ng monthly contribution. Pantustos daw ito sa yung ibang mga programa, tulad ng pagtataas ng halagang sasagutin ng PhilHealth sa mga karaniwang sakit at sa expansion ng PhilHealth, na libreng konsulta sa mga doktor, laboratory work at sa mga gamot. Mark Gabriel Mendoza, Nag-uulat. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.